Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos, meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. On today's video, gigisingin na po natin si Kaluoy, ang aking owner type Jeep na 4K engine. Naku mga kapatid, 8 buwan nang hindi umaandar tong owner ko. Kaya ngayon po, subukan natin paandarin siya. Okay, inspection muna tayo mga kapatid. Obviously, madumi siya. 8 buwan ang hindi naandar. And kita nyo, wala yung carburetor, wala yung high tension wires. Nangyayari dyan kasi mga kapatid, minsan hindi maiwasan para ma-sort out yung problema ng mga customer ko. Para malaman agad kung ano yung problema ng ano, kung carburetor ba talaga o distributor ang problema. Ayan, pinapahiram ko yung parts kaya walang carb at saka wala po yung distributor. Okay, tingnan nyo mga kapatid, ito yung aking napakita ko lang, ito yung aking intake manifold. Ang linis po mga kapatid, yan linis po siya. Indication po na gumagana bot ang kanyang primary tsaka secondary na barrel. Ano ba? Ito yung prime, ay ito yung mali dito eh. Ito yung primary, ito yung secondary. And pa ba? Problema nito, yun sa distributor. Yan. Wala yung tension wire, pati yung ano na binigay ko sa isang customer ko sa taga Antipolo po ata yun. Yan. Naka 7K. Binigay ko yung ano niya. Kasi yung problema ng kanyang FX ng mga spark plugs, high tension wires, kanyang fuel filter, kailangan ng palitan, battery. Ayan, unfortunately yung battery niya nanakaw. Ayun ako mga kapatid, buti na lang si Bayaw, ang aking Bayaw na hilaw, binigay sa akin yung pinaglumaan na battery. Tingin ko under pa yun, pwede pa yung battery na yun. Radiator, ilang tubig, o walang coolant, nakakulant pa kasi ako eh, wala siyang coolant. Yan, sige, start na tayo. First step po natin mga kapatid is mag-change oil na po tayo. Kasi imagine niyo 8 months na siya na stock up. So yung langis niya sa loob, maaaring nagkaroon na ng tubig because of condensation sa loob ng panahon na naka-stock up siya. So yan eh, tinanggal ko na yung drain plug. Ito yung drain plug sa ilalim ng ating oil. Yan. Ayan, tanggal lang po natin. Yes, 19mm. Ito po yung kanyang drain plug mga kapatid. Share po lang mga kapatid, baka kasi malimutan, pag ikakabit nyo na po ito ulit, ibabalik nyo na. Maganda po nyan, lagyan nyo ng o-ring. Yan, yung mga o-ring na yan. Dati po mga kapatid, ito nilalagyan ko ng Teflon, nilalagyan ko ng Beta Gray para huwag magkalik. Ngayon, sinubukan ko sa Corolla ko, ganun ang ginagawa ko. Tinanggal ko yung Teflon, tinanggal ko yung battery, nilinis ko lang. Tapos gumamit lang ko ng o-ring. Ito yung size R10. R10 po ito. Ayan, size R10. Kailangan maganda yung medyo nakahakap siya ng konti, parang nakayapos siya ng konti. Ayan. Ligayin nyo siya. Lagyan nyo ng o-ring. Ayan, saka nyo ilagay dun sa butas, higpitan nyo, makikita nyo hindi na po maglilik yung ano dyan, langis dyan. Ang ganda po nyan. Ayan, share ko lang po sa inyo yung ginagawa ko. Eight years na po sa akin itong owner na to. Kung mag change oil po ako, siguro sa isang taon nakatatlo o apat na beses ako na pag change oil. Change oil talaga ako regularly. And share ko lang mga kapatid kung anong itsura ng aking makina sa loob, mga tappets ko. Ayan,
ganyan ang itsura ng makina kapag regularly ka nag-change oil. Tingnan niyo yung aking valve cover. Ayan. Eh yung kayo po ay once a year, hindi ko alam kung ma-attain nyo yung ganitong makina. Tanyo. Ayan. Yan po ang advantage ng laging nag-change oil. Wala. Talagang yan po yung reality. Kailangan mong gumastos kung gusto mong umayos ng sasakyan mo. Gamit itong electronic fuel pump ko. Nag-drain ako ng tangke ng gasolina. Generate natin yung lumang gasolina, papalta natin. So, pero ito lang naman ang laman niya eh. Ang gasolina siguro, estimate ko na sa 3 litro ng gasolina na tira sa tangke niya. Ayan. Ayan, ganito lang siya. Ano natin sa battery. Electronic fuel pump. Sinubukan kong amuyin tong gasolina. Manis na mga kapatid. Iba na yung amoy niya. Kaya maganda talaga, pa-drain natin yung gasolina, mapalitan ng bago. Okay, tanggalin natin tong fuel filter. Tanggalin natin siya. Ayan. Nandoon na siya. Kanina mahigpit siya. Hindi namin ko lang patanggal dyan to. Iyabi tubo. Okay, tanggal siya eh. Ayan, napalawag ko na siya. Ayan, tanggalin natin. Ayan. Hop, okay. Tapos maganda, kuha tayo ng compressor. Blow natin ng compressed air yan. Para kung meron man dyan mga sludge sa loob nitong ano, bumitaw siya. Malinis siya. Mahalaga po na mababa natin yan para malinis yung loob niya. Kailangan linisin natin itong mga baso ng mga spark plugs to. Yan, yung isa nalinis ko na. Ayan. Ito yung itsura ng ano. Nilalaga ko dati ng beta gray. Yan, ganyan. At ito. Kasi nga, ayaw nilalagay ng beta gray. Okay, lumalabas na oil. Pero ngayon, susubukan ko na huwag maglagay ng beta gray. Ang gagawin ko na lang, kailangan sisiguraduhin ko na maganda yung ating cup. Butas niya. Fresh pa, ganyan. Maliit pa yung butas na. Yung iba kasi malalaki na yung butas. Yan, dapat ganyan ang butas niya. Yan, secret brand dito. Ang ilalagay nating o-ring dito, instead na ito, itong parang square na o-ring na ito, nalalagay natin yung ganito. Ayan. Ay, yung kasama ng kit natin. Ayan. Ayan. Ito po ay size ano, R21. Bakit hindi ito yung gagamitin natin? Kasi napansin ko mga kapatid, yun, no? Dito pa lang, maluwag siya. Hindi maganda yung kapit niya sa baso. Badulas siya. Unlike nito, parang may siyempre rubberized siya. Parang may friction nga na hindi siya ganun kadulas. Tapos siyempre mas maliit yung maliit na konti yung butas niya. Yung laki niya. Mas nakahakab siya dito sa ating cup. Kaya hindi lalabas dito yung oil. Hindi kagaya nito, parang maluwag eh. Duda ko dito lumalabas yung mga oil eh. Dito pumapasok, kaya nagkakaroon lumalabas dito yung oil. Ayan, ito lalagay natin. Kaya lang kung napapansin nyo, pag nilagay naman natin to, ayan, may problema, ayan. Mayroong malaking gap. Kaya naisip ko, lagyan natin ng dalawang o-ring.
isang size 21 R21, ito naman R15. Malagyan natin si R15. Si R15. Ito itong si R21. Ayan. Yung mga kapatado. Na-solve na yung problema natin. And tingin ko mas maganda kumakap ito doon sa ating makina, sa ating cylinder head. Eh, tingnan natin. Ito mga kapatado yan. 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 Ang nilagay natin, fitted naman po siya. Yan. Maganda yung pagkaka-fit niya. Ayan. Anyway, kung bigyan ko na lang kayo ng update, kung hindi siya magkalik, edi ito na lang lagay natin. Pero pagka nagkalik siya, ibalik na lang natin yung dating o-ring. Yan. Nagkapit na natin distributor, carb, nagpita na natin yung drain plug sa ilalim, yung drain plug ng ating oil pan, ilagay na natin. Ayan. So, mga kapatid, i-promote ko na lang din aking vacuum advancer. Re-repair po tayo ng vacuum advancer. Ayan po. Baka may kurso nada, ano nyo na lang ako. Ayan, hindi lang po mga pang 4K, 5K ang ginagawa ko, pang-2E magawa din po ako. And for your information mga kapatid, yung pang-2E pwede rin po yung sa 4AF na one time. Nakagawa po tayo ng ganon for 4AF engine niya, si customer po si ano, si Jefferson. Si Jefferson po. Ayun, kinabit ko po sa kanya yung 2E na vacuum advancer. Yan, promote ko din po yan. Wala pong leak yan. So basically, lalagyan na lang natin ito ng oil, papalitan natin ng fuel filter, and bibili natin ng mga nuts, kinalawang na, oh. Papalitan na natin bago. Kaya nakapatong lang po yan mga kapatid, nakita nyo, walang mga gasket yan, liquid gasket. Yan, original na gasket niya pa yan. Basta ko lang ipapatong yan. Talagang higpit lang ang dadala dyan. Yan, iyan na lang natin ang tip ko. Tubig ng radiator, lagyan na natin. Ngayon, naset na natin yung ating battery. Fully charged na. And, ayun, yun na lang po muna ang aking video for today. Ito po ang inyong kuya Makil saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos. See you tomorrow.